Hindi lamang sa infrastruktura at agrikultura na minsala ang bagyong ambo, pati ang mga gamit sa pagtugon sa COVID-19 pandemic, sinira ng bagyo. Nakatutok si John Consulta. Hindi muna makakapagproseso ng COVID samples ang Bicol Diagnostic Laboratory sa Albay. Nasira kasi ng bagyong ambo ang kaisa-isang COVID-19 testing machine ng probinsya. Kaya ang samples ng hindi bababa sa 100 pasyente roon, dadalhin muna sa RITM. Sa Eastern Samar naman, COVID-19 isolation rooms ang winasak ng bagyo. Para yan sa mga bayan ng Hipapad, Arteche, Maslog at San Policarpo. Ayon kay Governor Ben Evardone, mahihirapan daw sila sa reconstruction dahil halos saib na ang calamity fund ng mga bayan at probinsya. Sa Hipapad, nawasak ang isang simbahan, bumagsak na ang bubong at mga haligi nito. Ang ilang residente nagbangka para makatawid dahil sa baha na iniwan ng bagyo. Sinira rin ang bagyo ang ilang tirahan sa Arteche, Eastern Samar. Nalubog din sa baha ang ilang mga bahay sa Las Navas, Northern Samar. Nagmistulang ilog ang mga bukirin. Ang GMA Kapuso Foundation, naghahanda na ng tulong para sa mga naapektuhan ng bagyo sa Samar. Katuwang ang 803rd Brigade ng Philippine Army. Nakatakda sila maghatid ng tulong bukas. Sa bayan ng Dilasag sa Aurora, humupa naman na ang baha sa ilang kalsada. Pero sa ilang mga lugar, hanggang tuhod pa rin ang baha. John Consulta, nakatutok, 24 Oras.